7:25 PM, 2000 plus, triple sa photon night, May 25, 24. Mabibar na XD, part 1. Evening wishes, yung mga vlog. Bagura ko ni uli balay, gikan ko sa San Pedro, sa Maykuan, gawas-gawas sa City Hall. Nagpa-massage ko dito. Di man traffic, guys. 120 ang bayad. Likod o sa duguhan. Oo. Likod o sa duguhan ng hilot. 120 ang bayad. Gracia. Nag-inom ako tubig karon. Pag ulit ako sa balay, wala na sa Uncle Val. Pero nag-electric pan ko kan kay init kay diri ay igang. Makaligo man siguro ko ugma sa buntag. Wala na may problema. Ilis ko sanina unya, guys. Kini nga sandok karon kay ikaduha na nina gisuot. So mag-ilis ko unya for the third time, third sando. July 29 daw ang balik sa klase for the next school year. 2024-2025. Pero depende kay ambot lang sa assumption basig mag-advance me. Basig may mo second week or first week of July ang klase. To be announced pa man po. Wala pa man po yung gi-post sa Facebook page. Unsa ingon mama ko? Ha? Unsa ingon mama? Fish na. Unsa lang sa unsa lang fish na? Bangos? Bangos. Rito? Yes. Ay nabu. Ang sige nang tag bangos eh. Lichon paksiw ba para kuan? Ano mo nang gana naman? Ha? Kung magsiling pan eh.
Nadugay og uli guys, isa kaya mag-ug ekulan good. Abot pa ko og Laberia. Tuan, Cross Boulevard, Canto. Then liko pa to sa kuan Samson, Santa Ana, Magsaysay. Liko pa ko. Laag-laag sa kaysa kay jeep. Kayong Lunes, nai-exam. Kay Ma'am Christine, 10 a.m. Kung papalaran, magsayo kong mata, sayo kong gawas o balay. Napatay tayo mga ito o Gruas Boulevard. Ay, di. O, Gruas Boulevard tapos. Jimol Torel. Then, balik sa kuan. Dapat, before 7 a.m, dapat start sa ito ang vlog. Alright. Paningot man ko, guys.
Tinuloyan natin ngayon ang prime action film na Hidden. Parang panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang abandonadong gusali kung saan ay nilagaganap na pagsasanay ang mga sundalo. Layunin nilang masukol ang kasamahan ng isang combat expert na may code name na Ghost. Nag-ibos ang kumanya na bumuo sa isang maliliit na grupo upang mapaligiran nila ang target. Dinalaan sila na magkikilos ng mag-isa dahil naghahit ang mapangalit. Sinubaybayan ng commander ang galaw ng kanyang tropa at ng target sa combat expert sa monitor ng laptop. Biglang may misteryosong lalaki na hindi nakikita sa monitor ang limitaw at pinatay ang combat expert na gumaganap na voice. Pagkatapos ay isa-isa nitong pinatay ang mga nagsasanay na sundalo. Nang makumpirma ng isang sundalo na napatay ang isang kasama niya, itinawag niya ito sa commander. Doon napagtanto ng commander na may napapasok na misteryosong kriminal sa gusali kaya inutusan niya ang lahat na umatras. Ngunit hindi na ang lahat dahil isa-isang napatay ng misteryosong lalaki ang lahat ng kanyang sundalo. Nang wala nang sumasagot sa tawag niya, nagdesisyon ang commander na alamin ang nangyari sa kanyang mga kaunay. Nang pasukin niya ang isang madilim na silidan, inatake siya ng misteryosong lalaki. Lumipat ang eksena sa batang babae na nagnangalang Sachi na nakakita na nasa gasa ang pusa. Nandili sa kanya ang mga eskwela nang makitang dikit niya ang patay na pusa. Pinagtagal ay hinilibing niya ito sa tabi ng dagat. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang tindahan kung saan ay may naglagay ng candy sa kanyang ulo. Nagulat siya nang biglang lumitaw ang tinihin niyang si Toshiro na nagtatrabaho doon bilang tindero. Maya-maya lang ay sinarado nila ang tindahan at nagmakunan sa paborito nilang restaurant kapag mamay-ari ni Chiro. Sa ipinulong, nang hindi lang tulog ni Sachi habang si Toshiro ay hindi makatulog dahil nagbabalik sa isipan niya ang nakaraan kung saan siya ay isang mercenario. Upang mabawasan ang trauma ay inulong siya ng damo, tapos ay tinungo niya ang tindahan at pinaksan ito. Habang umiinit niya ang inulong ng customer, hindi ay naalala niya ang nakaraan. Tila nakakot ang customer sa pinikilos niya na agad din kumalis. Sumunod na araw ay konsulta si Toshiro sa isang psychiatrist. Kinuwento niya ang kanyang panaginip na marami siyang napatay na kalaban sa kakabuyan. Pagkasing niya ay naamoy niya pa ang dugo at tila gusto niya pang kumatay. Tinanong siya ng doktor kung di siya natatakot kumatay. Sumunod siya ng hindi niya itinagulat ng doktor. Pagkatapos ng konsultasyon, bumalik si Toshiro sa tindahan upang magtrabaho ngunit biglang may dumating na dalawang hondaker at pinatungan siya ng kapalit. Ibigay ni Toshiro ang pera sa cash register at pinalitan ito ng pera niya sa wallet. Kahit kaya niyang lumaban ay sadyang nagtigil siya dahil ayaw niyang magkaroon ng gulo sa tindahan. Lumipat ang eksena kay Sachi na binisita sa ospital ang kaibigan ni Toshiro na si Kenji. Dinala niya ito sa kalapit na parte. Saglit pa ay dumating si Toshiro. Lumalabas na parehas silang mercenaryo noon. Ngunit napilay at nabulag si Kenji dahil iniligtas niya ang buhay ni Toshiro. Pagkatapos nilang mag-usap ng kaibigan ay nagpaalam na si Toshiro at Sachi. Maya-maya lang ay nakadama si Kenji ng panganib. Gayun din si Toshiro kaya sinabihan niya si Sachi na mauna na umuwi sa dahilan may naiwan siya kay Kenji. Narating ni Toshiro ang sentro ng lungsod at nagmasid sa paligid. Nang mapansin niya ang lalaking silak sa malayo na nakatingin sa kanya, may biglang tumutok ng baril sa kanyang likuran na agad din naagaw at naparalisa. Tapos ay tinuro niya ang pinaroroonan ni Locke at pinaputokan siya ng baril na may silencer. Madali din naihilaga ng bala habang pinapalas ang baril na naagaw niya. Patuloy niyang inilaga ng bala habang papalapit kay Locke hanggang sa maagaw niya ang baril at masaksak ito sa leeg. Pagkatapos ay naglakad si Toshiro na parang walang nangyari. Ingit sa kanyang kaalaman ay may isang lalaki ang nagbumasid sa kanya mula sa malayo. Habang nakasilong si Sachi sa harapan ng isang bahay ay humimas ng isang misteryosong lalaki ang kanyang ulo. Nang umalis ang lalaki ay siya namang pagdating ni Toshiro. Lumipat ang eksena sa elevator kung saan dalawang lalaki ang natitungan at biniro ang babae si Yuki. Di nila alam na pupunatain yung sila ng sexy babae. Samantala sa isang restaurant, si Phantom na dating senior officer ni Toshiro ay kasama ang isang batang lalaki na nagnangalang Casper. Sinabi ni Casper sa boss na napatay ni Ghost at Toshiro si Doc at isang tropa nito. Naka-standby lang sina Nikki, Fox at Eagle at si Walker naman ay dinalagang kung nasaan. Tinatanong ni Casper kay Phantom kung kailan nila papatayin si Toshiro.
Nagsabi ang boss na hayaan muna nila magsaya si Consuelo. Nagtanong si Casper sa boss na bakit hindi nila isama si Whopper sa misyon. Nagsabi ang boss na dati nagbabi si Consuelo at Whopper ng mga taunan niya bilang mercenaryo. Ilang saglit pa inilisan ang dalawa ang restaurant. Nang sinilin sila ng waiter ay kamatayan ang binayad ni Casper dito. Kinabukasan ay nagbalik si Consuelo sa psychiatrist. Tinanong ang doktor kung nakukonsensya siya kapag nakakapatay. Nagsabi siya na hindi kailanman at mas gumagaan ang pakiramdam niya. Nagtataka ang doktor sa pinagdadaanan niya. Nang magtanong ang doktor kung hindi ba siya natatakot mapatay, sinabi niya hindi niya alam dahil hindi niya pa ito naranasan. Gusto makita ng doktor ang reaksyon niya sa pamamagitan ng pagkukuhuling papatayot siya. Imbis na matakot ay dinikit niya ang muro sa daliri ng psychiatrist at sinabi niya balik siya. Nang kunwaring babarili na siya ay nagulat ang doktor dahil biglang wala sa harap niya si Consuelo at nalipat sa kagiliran niya. Sa daan ng pauwi, isa-isang inatake ang mga nagtanggap na sibilyan ngunit madali niyang napulata ang lahat. Tila normal lang sa kanya ang pakikipaglaban na parang walang nangyari. May tinuno siya sa tindahan at nag-init ng makakain. Ilang sa din pa, inatake siya ng mga napauniforme na nagtanggap ng mga health worker. Isa-isa niyang itinumba ang lahat ng naka-uniforming kalaban sa kaitulog ng microwave. Nakabago na inatake siya ng isang, ngunit nasaksak niya ito ng chopstick na ginamit niya sa pagkain pinalaunan. Pagkatapos kumain ay hinanda ni Toshiro ang mga kakailanganin niya. Malamaya lang ay dumating ang dalawang lalaki na si Max at Mas Aro na alam niyang pinadala ni Kenji. Nag-alok ng tulong ang dalawa upang tumulong siya sa paglaban kay Tante. Sa labas ay tinawagan ni Toshiro si Sachi ngunit biglang lumitaw si Miki at inatake siya sa loob ng kubo. Habang kausap niya si Sachi ay nagawa niya mapatay ang sexy babae. Nagbiling siya sa pamangkin na manatili muna sa pangangalaga ni Chulo. Samantala, kasalukuyang hinihanda ni Max at Mas Aro ang mga gagamitin nila sa misyon. Kapag pagtungo nila ang tungkol kay Kenji at Toshiro bilang dati mga mercenaryo at ang senior officer nila ay si Tantem. Alam ni Tantem na patay na si Toshiro o Bruce, ngunit nang malaman niyang buhay pa ito ay sumangka siyang maghihiganti. Lumalabas na sinalungat ni Consuelo si Tantem na malaman niyang may ilegal na negosyo ito na nag-brainwash ng mga baga. Sa kabilang banda, si Tantem at Casper ay nagpaplanong makaharap si Consuelo. Inagtagal ay hinataw sa monitor si Walker at nagsabing siya ang papatay kay Consuelo. Inadaan niya si Tantem na huwag humarda. Nang tanungin ni Casper si Tantem kung ano ang kinalaman ni Walker kay Consuelo, ipinaliwanag ni Tantem na dati magbagi ang dalawa at pareha sila ng kakayahan ngunit nagkaiba sila ng layunin. Si Walker ang klase ng tao na ang gusto ay kalayaan at pagwasak habang si Consuelo naman ay kapayapaan. Lumipat ang eksena kay Consuelo na binisita si Kenji sa ospital. Nabanggit ni Kenji na gusto niyang sumama kay Consuelo sa labanan. Dahil si Max at Maro ay mga pagdunan pala, sinabi niya kaya niya bang lumaban kaya nagmakaawa siya kay Consuelo na isama siya. Ngunit tumanggi si Consuelo dahil sa kalagayan niya. Kinaumagahan ay lumabas si Sachi sa restaurant ni Chulo. Doon ay dinipot siya ni Casper at dinala sa hideout nila. Binagtagal ay tinawagan ni Chulo si Consuelo upang ipaalam na nawawala si Sachi. Pero pinag-aalala si Consuelo sa pagsasabi kasama na si Sachi. Nagtataka si Max at Mas Aro dahil wala doon ang bata. Nagsabi si Consuelo na kasama iyon sa plano niya upang wala na ng bakasyon ni Tante. Samantala, nang magising si Sachi ay natakot siya nang lumapit si Casper. Pinakita ni Casper sa kanya na parehas silang may nakatatong numero sa pulso. Lumalabas na siya at si Casper ay kasama sa mga batang bihag ni Tante ngunit kalaunan ay nailigtas siya ni Consuelo. Kinabukasan ay sinimula na ng tatlo ang pag-atake sa hideout ni Tante. Pinaplanuhan nila mabuti kung ano ang mga gagawin nila. Nang malaman ni Max at Mas Aro na higit isang daan ang kalaban ay napanghinaan sila ng loob. Bilang leader, sinabi ni Consuelo na huwag nilang hayaang patrolin sila ng takot dahil nandoon sila bilang hunter at hindi bilang hunter o pinupulis. Nag-umayan ang loob ng dalawa at nagsimulang tumulis para patrolin ang mga kalaban. Nang nakatay ni Consuelo ang ilang kalaban ay nagpabigot siya ng dali upang makunta ang atensyon ng mga taunan ni Tante sa kanyang pinaroroonan. Gumamit din siya ng tirador bilang kanyang taktika upang isa-isa niyang malapitan ang mga kalaban. Sa bilis niya ang magaling na tatalo ang mga kalaban.
at si Max at Kasaro naman ay unti-unting nakakaakyat papuntang hideout habang pinagtutunuhan na banal ang sinumang nakasalubong nila. Patuloy naman ang pakikipaglaban ni Toshiro gamit ang talagang pala. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay napatuloy pa si Walker sa pagpatay sa mga kaunan ni Kanten dahil ang kanyang nalunin sa pagpunta doon ay harapin si Toshiro at patayin ito. Samantala, nagpas siyang maghiwalay si Max at Masaru. Nakasama ito dahil napunta si Masaru sa kinaroroon ni Casper. Upamang inusenteng bata si Casper ay nabili si Kukulius at nasa sa paggamit na patayin kaya madaling pumapatay si Masaru. Madaling natalo ni Toshiro ang mga kalaban ng hindi masasaktan. Isang sniper ang pinagbabalik siya ngunit pabilis na naihilagan ang bawat balang patungo sa direksyon niya. Dinagtagal ay nagawang makalapit ni Toshiro sa dalawang subo ni Kanten at nagawa niya mapatay ang mga ito. Hindi nagtagal ay nagkaharap si Toshiro at Casper ngunit hindi nagtra ang pagdito ng subo ni Kanten kay Toshiro kaya madali niyang natalo ito. Ganyan pa man, sinubukan ni Casper na pasabugin ang bomba sa kanyang katawan. Mabuti na lang ay mabilis na nabutan ni Toshiro ang wire kaya hindi ito sumagot. Tapos ay pinakalibig niya ang binatilyo. Samantala, nang makita ni Max ang katawan ni Masaru ay halapang nanunod siya sa pagkamatay ng partner. Pagkatapos ay nakita sila ni Toshiro at Max. Sinabihan ni Toshiro si Max na mauna na dahil may mga nakikira pang kalaban sa kakaligan. Bago huling sumabak si Toshiro ay naalala niya si Kenji na gusto niya samahan siya sa laban at ang binigay nitong espesyal na tali na nakalagay sa likod. Binagtagal ay hinarap niya ang mga nakikira pang mga kaunan ni Pandem na nasa kakabilan. Tulad ng inaasahan ay madali lang nakulata ang lahat ng mga kalaban. Nang papasok na siya sa hideout ni Pandem ay nalaman niyang sinusundan siya ng dating buddy at ngayon ay kaaway na si Walker. Hindi niya pinansin ito at nagpatuloy siya sa pupuntahan. Sabay na pumasok si Toshiro at Max sa loob ng hideout ni Kanten. Nilabanan nila ang bawat bantay na nakaharang sa dadaanan nila hanggang sa makapasok sila sa silid kung nasaan si Sachi. Ganun pa man, kailangan umalis ni Toshiro upang hanapin si Kanten at pagbigyan ko na nito. Pinigilan ni Sachi ang kinilala niyang tinuhin ngunit kailangan putulin ni Toshiro ang kasamaan ni Kanten. Pinagkatiwala niya si Sachi kay Max na inagusan niya itayo ang bata sa lugar na iyon. Ulitin ni pinagpatuloy ni Toshiro ang kanyang halos walang katapusang pakikipaglaban sa mga kaunan ni Kanten. Para siyang mantis na mabagal sa unang ngunit biglang pipilos na mabilis. Ilang saglit pa ay biglang lumitaw si Walker na matagal na rin siyang gustong patayin. Nilabanan ni Toshiro ang mga kaunan ni Kanten kasabay ng depensa niya kay Walker. Habang si Walker naman ay patuloy din nilalabanan ang mga kaunan ni Kanten sa pagnanais nito siya ang makapatay kay Toshiro. Sa huli ay silang dalawa na lang ang natura. Nagawa niyang mailagan ang lahat ng bala na pinakawala ni Walker. Halos pareho sila ng bilis at kakayahan. Sa huli ay naglabang sinagamit lamang ang kanilang mga kamakamayo. Tumagal ang laban nilang dalawa hanggang sa bandaya si Walker gamit ang kanilang atari kaya nasugatan siya. Pinagtagal ay ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang makasal ang pangarap ni Walker na magasip ng kasamaan. Pagkatapos nun ay tinawagan ni Toshiro si Sachi upang alamin ang kalagayan niya. Maya-maya lang ay lumitaw si Kanten na nagsabing sa wakas ay nabitag niya si Toshiro. Ngunit nagsabi si Toshiro na ang importante ay nagkaharap sila. Alam ni Kanten na hindi siya mananalo kay Toshiro kaya gumamit siya ng hipnotismo upang labanan ito. Sa kasamaang palad ay umepekto kay Toshiro.
Matapos bunduhan ng gobyerno para sa proyektong pagbigay ng programa ito. Ngayon, apat na buwan na kapatinabangan ng mga tao, ngunit pagdating ng mga kapalabas na ilinigyo, isang ginig na lang ang napapatinabangan ng gobyerno ito. Thank you.
sa isa. Dahan-dahan ay pinapasok sa loob ng alat. Ang alat ay isa sa makalunong kasangkapan na gawa sa pinakamatibay na pagkawagin ng ilaw ng atan. At ito rin ang sisipan para rin ang produkto sa bayan. Talong, sitaw, kalabasa, at ilang pagkula. Mula sa kanilang sakahan, kung di sila ang itinilay ang magkalayang hukong sa bayo. At ilang minuto pang nakalipas, itinilay sa ito hukong hindi. Kung di nila ang magkalayang, abala naman ang iba sa pag-iimpak ng kukla. Maliban sa alat, sa piyot ang tawag nila ang ginagamit sa pangkalda. Bawat sakit ay magkakalaga ng 120 pesos ang suho sa bawat isa. Dahil lang sa kapatimbangan na kaya ang ganito kapatigat na pangalda, tanging pulpuhan na lamang ang kanjangan. Oh, kuha na lang ko, pabugnaw lang ako. Pabugnaw lang ako, la. Call. Ako na, kuha na sana, pabugnaw sana. Thank you.
Last session temporary. Stand by. Thank you.
All right. Kung sa maniwing, kailangan natin i-disinfectant ang kwarto. Six track anon, six fingers, bangos, binarito, dili boneless, continue fetis. Alright. Oh, I was. 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 Oh, I was.
Oh, pat your fingers. Stand by. All right. Sa dulo ng bilibahan sa probinsya ng Pangasinan, may isang isla na kaya ng makiwala ang kalagoan. Daging dalawang taon na nilihimas na una kong tatulo sa isla ito. Dalawang batang kagalaga ang ating nakilala ko, si Christine.
natin sa kanilang pagsisika at sa tulong ng ilang katibuklaw at nakapagtapos at nakapagpunta ng Sina Christine. Okay guys, sorry. Okay, kids paint last session. Kaya nagugas ko plato, tapos toothbrush. Last session na ni. Balik pa ko niya ha. Okay. Sa pag-imbento ng isang bagong virus, ang mga unggoy ay naging mas matalino at ang sangkatauhan ay naging mga bobo. Gayunpaman, gustong gamitin ng ilang unggoy at mga tribo ang pamana ng sibilisasyon para sa kopin ng mundo. Nagsimula ang pelikula sa isang lightning makasaysayang background sa paglikha ng isang virus na ginawang mas matalino ang mga unggoy at sa kabaligtaran, ginawang tamad ang mga tao. Pinag-isa ni Caesar na chimpanzee ang mga unggoy upang harapin ang sangkatauhan at bumuo ng isang bagong mundo para sa kanila. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, maraming henerasyon ang lumipas. Sa wakas ay kinuha ng kaligtasan ng pag-aari nito mula sa sibilisasyon. Ang tatlong batang chimpanzee na sila Noah, Anaya, at Sula ay umakyat sa isang skyscraper na pinutubuan ng mga halaman sa kagunganap ng mga itlog ng agila. Dito naman, si Noah ay maling sapat ng mga itlog. By the way, yung balik na kunya guys ha. Balik lang kunya for part 2, evening edition. Kita kasi natin yung version.